Burnout, burnout, burnout. Nafe-feel mo na rin ba? Pag-usapan natin yan in this episode of Siligang sa Gabi. Or parang dumating na ba sa buhay mo na na-feel mo na na-burnout ka? Na napapagod ako, na parang ano ba itong ginagawa ko, bakit ganun ang dami nilang gusto. Name-name, sino to? Hindi nila alam kung paano yung showbiz. Kala nila glitz and glamour lang. Saka marami nagsasabi na, ang dali-dali niyan, mag-acting-acting. Di ba laging ganun yung mga comment? True. Ng mga ano? Hoy, mahirap. Ayan. Gusto ko sabihin. I am your friendly Jed Setter Jed. And I'm your medyo chubby friend, Eat Girl Isha. At kung gusto nyo ng may kukwentuhan, my name is Mike and welcome to Siligang sa Gabi, the podcast. Jingle bell, jingle the rock. Hello? Oo. Namamas ko po kami, mga ka-okra. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Nalapit na. Next week, December na. Konti na lang, guys. Tapos ang 2021. Oo. Ibigay mo na. Oy, oo. Ang aming Christmas box. Correct. Makikita na naman natin ng AGs. So, may guestings na naman ng AGs. But syempre, bago tayo mag-start ng napaka-special nating episode ngayon, baka po nagtataka kayo, wala po si Isha dito sa aming podcast. Pero nandito po siya. Nandito po siya. Isha, mag-hi ka naman. Hello. Tumatawa po siya. Hi, Isha. Hindi lang po makakasalita ng marami si Isha yun bilang nasa isang lugar siya na kailangan ay tahimik. At dahil wala si Isha, meron tayong inimbitahan. Bongga nito. Na, ano, makipagdaldalan sa atin tonight. But bago natin siya i-introduce, i-follow nyo muna kami dito sa Spotify or kung saan man kayo nakikinig, Google Podcast, Apple Podcast. Follow nyo kami. At syempre, ang lahat ng socials namin ay nandyan sa description box sa baba ng episode ito, kasama ang Bunk Collective. So, i-follow nyo lang po kami. Click-click lang kayo dyan, di ba, Mike? Isimulan na natin ang ating episode ngayong gabi. Syempre, bago tayo mag-start, ang bongga nitong guest natin, ha? Alam naman. Ko, alam ko next month pa talaga siya ng ano, nakaschedule na i-guest natin. Oo, pero bilang sa ano, siya ay very professional, bilang napaaga ang kanyang guesting, tinanggap niya ating imbitasyon. Nang walang kaabog-abog. Yes, walang kaabog-abog at walang kamalay-malay na mangyayari agad to ngayong weekend. Na ngayon na pala. Kaya naman, gusto natin i-welcome back. I-welcome back ang nag-iisa at walang kaparis, Limer Veloso. Hi, this is Limer from Sup-Sup to Ball, Sup-Sup Thai Corporation. Nagpa-prank pala ito. Diba? Ito ang tawag sa TikTok yan. Nagpa-prank na mga ano. In fairness sa'yo, ang dami mong ano, ang dami mong nakikitang mga content na eh, ano. Totoo yan. Kala ko nagpatawa ako ng service eh. Huh? Nagpa-service. Welcome back! Kamusta naman ang nag-iisang Limer? Thanks! I'm good. Parehas naman. Same-same pala. Parehas. Okay. Diyan po nagtatapos. Diyan po nagtatapos. Oo. Pakinggan nyo na lang po yung last episode. Hindi. Kailangan ko ba mahaba? Kakatapos ko lang mag-birthday. Yes! Ang inyong age ko. Thank you! Salamat! Oo. Dapat nga last, dapat di ba parang ano nga, nung birthday niya dapat natin siya i-guess. Kaso, alam mo naman. Actually. Maraming nangyayaring makaguluhan sa schedule. Ang daming plano, wala namang nangyayari. Kaya belated guesting muna ito ni ano Limer sa Siligang Sa Gabi. Yes. Salamat. So, gusto nating malaman ang mga thoughts niya sa ating word of the night. Na ibibigay ni... Ko. Ikaw pala. Wala naman pala ibang choice. Yes, ako yung ibibigay. But I think ano, napapanahon kasi ito no, sa ating mga ka-okra dyan, sa inyo, sa ating lahat, ganyan. Mm. So, ang napili kong word of the night ay burnout. Wow. Wow. Ano sa Tagalog? Sunog sa labas. Sunog sa labas. Tumawag kayo ng bumbero. Burnout ang ating umay. Word of the night. Umay. Pagod. Umay ba yun?
Parang in diba? a different kind of sense. Yes. Oh, medyo ganun. Baka mas applicable kasi si umay sa food, 'di ba? Usually sa food natin ginagamit. Pero parang medyo same yung ano nila. But 'yun, ang question ko about burnout para masimulan natin. Syempre ang unang sasagot nito ay si Limer. Wala masyadong pressure ah. Ako talaga mauuna, sige. Ikaw agad. Syempre ang unang question ko is sa ilang taon mo sa industriyang ito? Yes. Wow. Industriya. So ano industriya to? Ano industriya to? Oo, ano industriya to? Ito ba sa pagiging motion graphic artist? yes. Sa pagiging celebrity. Wow, sa pagiging wow, celebrity. Wag tayo ano dito kasi multifaceted at multi-hyphen itong kausap natin dito sila. Wow. So ano ang palagay mong or pang dumating na ba sa buhay mo na na-feel mo na burnout ka? Yung parang you're dragged out of your bed every time or every day kasi parang ano ba to? Bakit takot naman yun? Sino ano, paranormal activity. Paranormal activity. Pero yung parang pagod ka, ito parang ano to, ibang level ng tired. As in ito yung parang anytime. Parang anytime talagang ano ka na, mapuputol na ang PC, ganun level. Kumbaga pa-resign ka na, ganun. Oo, as in burnout. As in imagine niyo yung bahay na nasunog. As in ito ano na lang, mga pailang poste na lang yung natira, ganun. Tapos guguhu na siya, ganun level. I guess siguro ako parang hindi pa naman. Ah, talaga? Like, kunwari sa pag-artista, pati yung sa pagiging motion graphic artist. I mean, a lot of times na nagsasabi ako, and very vocal naman talaga akong tao, na napapagod ako, na parang ano ba itong ginagawa ko, bakit ganun, ang dami nilang gusto. Name, sino to? Sorry. Sino to? Kasi, I mean, hindi kami maniniwala. Ang gato lang kasi sinasabi pangalan. Kailangan may evidence. Hindi pwede, kasi malalakas. Malalakas ang puwersa. Hindi maaari, ganyan. Hindi, makapangirihan ba yan? Oo, siguro ganun lang, napapagod, pero for me kasi parang dapat kung mapapagod ka ng gabi, kailangan mo lang siyang itulog. Normally naman kasi pag ako ganun. Fairness. Pag napapagod ako, itutulog ko lang siya kinabukasan pag nakapag-recharge na ako. Or kung walang chance matulog, kumain. Laging ganun ako. Naghahanap ako ng comfort food or something sweet or something that I really, really like. English yun. Tapos yun, nagre-recharge na. Oo nga. Really, dalawa. Cut namin yung dalawa doon, ha? Isa lang. Ganun yung alaw namin. Hindi, kasi ganun. Tapos yun, okay na ulit ako. Ganyan. Ah, talaga? In fairness, kasi bata pa si Limer. So, feeling ko, ano, ang dami pang young energy na talagang go, let's conquer the world. Ganyan. Uy, bata pa rin naman ako. Pero na-burn out ka na ba, Mike? Sige, si Mike, tanong yan. Uy, Limer, wag mo katawanan. Ilan taon ka na ba, Mike? 13. Mas matanda ka sa akin, di ba, Mike? Magka-same age tayo. Magka-same age. Bata pa ako, 18 pa. 18 pa lang ako. May mga ano talaga tayo, no? Magka-18 ako. True. Kaya kailangan nila abangan ng His Inter Season 2. Yes! Totoo yan. Kasi doon, ano, 18 pa lang si Limer doon. Okay. Actually, sa Season 2, father role na si Limer doon. Kaya abangan nila. Batang ama. 10 years pa pala. Flash forward. Ay, sumagot ka na, Mike. Sabi ko, habang sumasagot si Limer, in fairness sa kanya, na hindi pa niya nafe-feeling burnout, eh ako kasi nung nag-artista ako, na-burnout agad ako, kaya umalis na ako sa pag-artista. Sino ba itong kausap na? Si Dagul! Ay, that's going bulilit! Ano pala yung going bulilit? Bye, guys. Sorry, may meeting na ako. Bye. Kaya na lang going bulilit na burnout si Dagul. My God. Hindi, actually, may in-audition ako na role, nakuha ni John Prats. So, afternoon, siya na. Hindi na ako nag-ano talaga. Sabi ko, Mom, I quit. Wow, naalala ko na, Jed. Ito yung ano, ito yung laging naka-jacket tas naka-hoodie. Si Uy, koki yun! Koki ka, koki. Na-burn out kayo na wala rin sa ere. Bumalik sa outer space. True. Diba ang hirap? Ang hirap, diba? Kasi parang ang feeling ko, wala tayong karapatang ma-burn out. Ibang parang meron. Diba? Oo,
ibang point din yan. Hindi tayo magaling sa mayamang pamilya. Totoo din naman yun. Yun nga, kaya nga dapat hindi. Hindi tayo ma-burnout. Kahit anong mangyari. Laban, ganun. Minsan talaga, mapifeel mo eh, na parang it's just a phase. PH ba? PHASE. It's just a phase. Tama din naman. Na parang nilipas din. After nun, ma-realize mo, shit, yun na pala yun. Kumbaga, nalagpasan ko rin pala siya. Parang feeling mo on that very moment, parang ayoko na talaga. Shit, ayoko na talaga. Parang nasa ganun ka na moment. Pero kapag natapos mo na siya or naitawid mo na siya, kumbaga matatawa ka na lang na, oh my God, matik na mag-quit dahil doon. Ako nagkaroon ako ng ganong episode. Na parang nung nasa ahensya ako before, parang sobrang, ano kasi dun eh, parang lahat talaga, maliit lang kasi yung agency namin before ah. So parang medyo sa startup level siya. But lahat talaga ikaw yung gagawa, ganyan. So parang okay naman sa kanya physical, parang kaya naman yung mag-attend ka ng mga shoot kasi bata pa ako nun. So parang kaya to. Pero it's the emotional parang burnout or yung emotional stress yung nag-trigger sa akin to do something about it, na parang ayoko na to. So, oo, kasi totoo naman yun, Mike, na parang hindi lang siya about the physical stress. Oo, it's also the emotional. So, kahit na gusto pa ng katawan mo, pero pag hindi na talaga gusto ng isip mo, tsaka wala na dun yung puso mo, I guess yun yung isang definition ng burnout. Pag wala na dun sa gagawin mo yung puso mo. Oo, parang ganun. So, di ba, parang tayo, sige, gawin natin kasi game. Halimbawa, itong podcasting, di ba? Game, tara, record tayo kasi gusto natin siya in a way na na ginagawa natin siya every week, di ba? Pero pag wala na yung puso natin in something, feeling ko yun yung na-burnout. Nakatamaran na, wala ka ng gana, ganyan. Yun yung pinaka-burnout talaga. Siguro ang napapansin ko sa sarili ko, di ba sabi ko nga, very vocal nga ako kapag naiinis or parang ang dami-dami na nangyayari, bakit? Pero dumadating sa time na as in nag-shutdown yung pagkatao ko, na-experience na ni Isha yun. Yung recently, very recently. Na-witness, thank you. Mm-hmm. Na-witness na ni Isha yun. As in, bagsak na talaga yung energy ko. Parang shutdown? Patulugin niyo ako. Kailangan ko noon. Medyo ganun. May ganun akong... So, yun nga, sabi ko, kailangan ko talagang mag-recharge. So, parang imbis na i-chika pa ako ng chikas, maging vocal pa ako sa nararamdaman ko, binabagsak ko na lang talaga yung energy ko para makapag-recharge ako. Nakakatulong pag may mga tao ka talaga na nakakausap. Kasi they will make you realize yung other angle ng situation na hindi mo nakikita. Okay. Parang sasabihin. Sometimes, okay din na na nakikinig lang sila. Kasi minsan, katuloy nga, pag may problem ka, kailangan mo lang talaga siyang ilabas. Once na nailabas mo na siya, magiging okay ka na. Kumbaga, okay na ulit, let's do this. Ano pa accounts? Kaya diba, ang recent ng memory ni Eli. Oo nga eh. Anong proyekto ba ito ng natin, matimbrihan natin kung sino bang nito? Kailangan mo lang din, ako feeling ko, kailangan mo lang din talagang i-hype yung sarili mo. Like sometimes, maganda na may emotional support ka, diba, from your friends. And I agree na minsan, nag-solicit ka ng advice from them. But sometimes, okay din na talagang nandyan lang sila to listen sa mga rants mo and all. But sometimes, yung pag-rin sa sarili mo na, uy, kaya mo to. Kaya mo to. Ganyan. Diba? Parang ikaw din mismo yung sarili mo cheerleader. Kasi pag ikaw mismo, parang sumuko na sa pag-hype ng sarili mo, wala na tayong maaasahan. Diba? So, gusto kong tanong sa'yo, Limer. Siyempre, iba rin yung work mo sa naging, diba? Sa pagiging celebrity and pagiging artista mo. Diba? Wow. Okay. Gusto mo yan. So, ang question ko, how different is the pagod pagdating dun sa una mong work, which is your motion graphics work, at saka yung ibang mundo ng showbiz. Wow. Actually, I like it both naman. Pero, kung papipiliin ako, gusto ko yung pag-artista. Pero sana, tuloy-tuloy. Yun kasi yung problem ko sa showbiz.
Kumbaga stable. Na, sana stable siya. Okay. Kailangan ko ng stable income. Kasi nga, sabi mo nga kanina, hindi tayo mayaman. hindi tayo yung tipong pag-ayaw mo na ipapatapon ka sa Amerika. True. Hindi tayo talagang, oh my gosh, nag-umuulan ng pera, ganyan. Pumupunta sa farm, ganun yung mga content. Hello po, Small Loud, eh, baka naman. Hello po, Tita Small, of course. Hello po, of course. Yan. At pero yan, din po, yung mga kumakain po ng hilaw na talong. True. Sana all. Sana all na kukuha sa camera ng kumakain ng silaw na talong. Saka sana all, maraming collection ng bags. Baka at naman bro. At relo. Diba? Anyway, mabalik tayo. So yun, gusto ka pag-artista, pero yun nga, yung pagiging stable kasi ng sa showbiz. A lot of people, hindi nila alam kung paano yung showbiz. Kala nila glitz and glamour lang. Saka marami nila sabi na, ang dali-dali niyan, mag-acting-acting. Di ba laging ganun yung mga comment? Mga ano? Hoy, mahirap. Ayan. Gusto ko lang sabihin. Straight from an artista's mouth. Okay. Pero yun, ano, I really like performing kasi. Alam ni Mike yan, di ba, Mike? True. Alam ni Jed yan. Alam naman ang lahat yan. Mag-perform ka ba? Parang hindi naman. Hindi ka nga masyadong magaling sumayaw eh. Ha? Oo nga, ano ba yan? Hindi ka nga napapansin ni Tisha Jorcel. Diyos ko. Hello. Masaya naman. Pero yun, gusto ko siya. Pero yun nga, mahirap din kasi sa showbiz yung ganon na yung pagiging stable income. Kasi, kunwari, sige, sabihin natin, merong kang He's Into Her Season 1. After nun, alam mo yung stress sa kayong parang, hala, ano na ang after nun? Anong sunod? Kasi, oo, kasi kahit gaano mo galingan sa isang project, kahit ibigay mo ang lahat-lahat, pag may kulang lang talaga dun sa recipe, like, exposure, correct. Connections, and everything, and a lot more. Kasi, hindi porket magaling kang artista, kukuhanin ka na ng lahat. Meron ka pa rin mga kailangan ng mga little ingredients para lang maging stable or maging pak na pak sa showbiz. Kaya yan sila. Agree. Sila Papa P, ganyan. Ay, grabe. Ang huhusay talaga. Paano po? Paturo naman paano kung paano. Po? Opo, pamanage po. Nag-apply pala. Pag sa ano, pag nite-taping kayo, paano yung stress? Paano may burnout din ba na mga eksena na parang inaabot kayo ng madaling araw, pagod na lahat, kailangan itawid to. Hindi, tsaka maliban dun, ako mismo, pet peeve ko yung paulit-ulit. Ayoko talaga yung, ayoko na ulit na naman tayo from umpisa. So, ako, kayo, dapat sanay kayo sa ganun, di ba? Ako, in all fairness, parang natutunan ko na siya. Siguro dahil sa mga workshops ko before, na parang nasanay na ako, na kapag may ginawa akong, kunwari, for this scene, pag sinabi kong hello, itataas ko yung kamay ko. So, dapat, matatandaan mo yon as an artista. Ah, may cues. Kasi, kasi may continuity yan ng camera. Mm-hmm. Diba, maraming, kung mapapansin nyo, hindi lang naman siya isang camera lang na nakatito. Angulo-angulo siya. Oo. Ngayon, since marami siyang angulo, marami siyang takes, hindi siya maraming cameras. Hindi siya yung katulad sa Korea. Diba sa Korea, ang daming camera talaga. Nahilo ka na nga sa pag-ikot ng mga eksena sa Korean dramas, diba? Kaya, bilib ako sa mga iyakan scenes. Like yung kunwari yung sa Four Sisters. Yung sila Bea. Yung confrontation. Imagine mo kung ilang beses nila inulit yun. Ilan silang artista. By the way, gusto ko lang sabihin, pag maraming artista sa isang scene, maraming beses niyo uulitin yun. Doble hirap. Ganun. Doble complexity. Kasi isipin nyo, lahat kayo may tight shots. Ganun siya. Kaya, hindi po madali maging artista. Gusto ko lang sabihin yon. Kasi kailangan mo ng utak, kailangan mong nag-iisip. Kailangan nag-iisip yung artista. Ganun. Ibang level ng coordination, kumbaga. True. But anyway, sobrang passionate natin sa topic na ito, no? ng burnout at saka yung how to prevent it and how to avoid it. But before natin ituloy ang ating words of wisdom, tutuloy muna tayo sa ating icebreaker. Ay, may laro tayo? Oo, isang game na pinamagatang Wow! Win! Gusto ko yung ganun eh. Dahil ang ating word of the night ay burnout,
Trivia lang to. Ang Burnout ay song ng Sugar Free. Ay, wag kang kabahan, Limer. Safe ka dito. Safe ka dito. This is your safe space. Oh. Dahil Burnout ay kanta ng Sugar Free, ay papa-enumerate ko sa inyo ngayon ay mga bagay, or sorry, mga pagkain na matatamis na hindi sugar free. Na hindi sugar free? Yes. Yeah. So, ang order ay ako, Mike, tapos si Limer. Or si Limer muna kasi guest natin siya. Oh, si Limer. Limer, ako, so, pag guest siya yung bunot? Oo, oh, oh, ikaw siya una. Siya yung una. Cinnamon roll. Wow, five. Ako na pala. Ice cream. Five, four. Ice leche tea. Flan. Five, four. Iced tea. Five, fruit four. Juice. Fruit juice. Gulaman. Five, four. Orange juice. Five. Fruit salad. Four. Merengue. Five. Ay, oh, four. Buko salad. Macaroons. Macaroons. Oh, five, four. Sundot ko lang, what? Ay, oo, matamis nga yun. Five. Okay, five. Inipit. Inipit. Ay, asukal. Five. Asukal. O yun? Wala lang makakapagay. Asukal talaga? Nilat ko na. Five. Ay, di candy. Candy. Ay, oo, five. Okay. Candy. Honey. Five. Ay, oo. Five. Four. Three. Two. One. Oh, one. Wala ka na, Jid. Wala ka na. Wala ka na. Wala ka na, Jid. Oh, Mike, 5, 4, 3, 2. Ubijam. Ubijam. Ay, oo nga. 5, 4, 4. Ano yung malaking mani three, na may hindi maraming... Hindi alam. 5, 4, 4, 3, 3. Tinutsa, 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 panutsa, 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 panutsa. Panutsa. Go, Mike, 5, 4. Bukayo, bukayo. Ay, sarap. Lady Fingers. Ay, Broas. Tama. Five. Hindi, Lady Fingers, iba yung Broas. Hindi pa ano Lady yun? Fingers yung... Oh, anyway. Oh, oh, basta parang yung matamis na tinapay. Okay. Five, makapuno, four. Makapuno. Okay, five. Puto seco. Ay, five. Ang dami nga. Five, four, three, two. Butter cookies. Two. One. Okay. Five. Tapas. Oo nga. Five, four, three, two, one. Out. Limer for the win. Leche flan. Ay, ano sabi ng leche flan? Oreo. Oreo. Branded na po. Congratulations, Limer. Di natin nabanggitin chocolate. Oo, chocolate. Oh, butter. Ang dami pa. Strawberry jam. Galing kang Baguio. Lengua de gato. Sarap. Agree. Ang sarap naman nun. But congratulations, Limer. Talaga namang nung nag-guess ka, eh, binawi mo pa sa amin ang pagkapanalo. Totoo. But dahil dyan, dadako na tayo sa ating words of wisdom or wow. I think this time, si Mike ang mauuna. Ako sa akin lang, kapag ano, nafe-feel mo na parang pagod ka or nababurn out ka, minsan kailangan mo rin talagang ma-experience yun. Kasi from there, matututo ka. And then, mamamanage mo na siya kung paano mo siya i-handle the next time na pwedeng mangyari yun sa'yo. Hindi. Seryoso tayo, Limer? Bakit ang matawa na? May umaan. May tumatahol kasi gusto ko nga din tumahol eh. Tignan mo, nung hindi na siya nagsasalita, wala na yung makaasa. Ano ba yan? So, ano, para ma-experience ko, para next time, alam mo na kung paano i-deal or i-deal. So, kaya yung, ano, yung phrase na there's a rainbow always after the rain. South Border yun. By South Border. Okay. Ikaw, Limer, ano ang iiwanan mong words of wisdom para sa ating mga tagapakinig? Ako, find your purpose in life. Kasi kapag nahanap mo na yun, yun na yun eh, hindi ka na mababurn out and everything. Pag napapagod ka, kailangan mo lang balikan kung bakit mo nga ba sinimulan. At yun yung purpose mo. Ganda nun talaga. Bongga. Beauty with the purpose to eh, si Limer. Totoo, nag-agree talaga. Siyempre, pang ano tayo, pang art card tayo. Oo, pang... Bongga. Sanay na tayo sa mga ganyan, yung mga... Quotable quotes. Diyos ko. Mga quotable quotes. Kailangan pag magsasalita ka, short but, you know, totoo, powerful. Impactful, ganun. Pag magsalita nga ako ng ano eh, ng if we can teach the children to be grateful, hindi inaano ni Jay. Hindi nilalagay. Kasi kapag...
Kasi kapag kinukuha ng, normally kasi sa amin, kunwari yung his and to her nga may, ano, may mga kineso, meron talagang kumukuha ng mga quotes sa yes. Twitter, yung makikita mo na lang sa Twitter. Mm. So, kailangan talaga, very short lang, pero powerful yung sasabihin mo. Patok na patok dapat yan. Agree. True. Kasi yung sa akin, tama, I agree dun sa mga nabanggit nyo kanina na point. Sa parang, you ask help, or you parang, make your... talaga na pag last, isa-summarize mo muna. Oo, oh, summarize mo muna before masabihin nyo sa'yo. Wow. So, parang, you ask for help. Either kung gusto mo man sila mag-advise or hindi, kung gusto mo lang sila pahinggan or whatever, go. Kasi kailangan mo talaga ng emotional support. But I also want to emphasize na ikaw din ang tutulong sa sarili mo. Like, listen to your body, listen to what your mind is saying, what your heart is saying. Kasi like, oo, ganyan. Kasi parang, kung ayaw mo na talaga, and wala na talagang point, at wala nang sense, baka it's really time to move on, di ba? And baka hindi na din talaga worth it yung energy na binibigay mo dun sa ginagawa mo. So, baka it's about kasi, time na ibang path na yung puntahan mo. I always say na pag sa trabaho, pag half-baked na yung ginagawa ko, ayoko nang ganun. Kasi unfair sa kanila that they're paying me to do something na hindi ko naman nabibigay fully. Parang ganun. So, pag ganun, out na tayo. Alis na muna tayo kasi kawawa lahat ng party. So, ako, listen to yourself kung paano, ano ba yung gusto mo talagang gawin. And kadugtong nung sabi ni Limer, hanapin mo talaga kung ano yung gusto mong gawin in life. At pero in anything in life, no, kahit na ano pa yung ginagawa mo, don't quit and don't stop. Pwede ka mapagod talaga, like, you rest and then you go again, di ba? So kasi yung sinasabi natin na magpalit ka ng path or whatsoever, hindi ka naman nagsastop nun eh. You're just recalibrating your way, di ba? Hindi mo naman siya tinitigil. So yun, huwag kang titigil sa pag-explore. And ito, sinabi rin ito ng isang famous ano vlogger tsaka celebrity and influencer na nakita ko sa YouTube. Sabi niya, anumang pagsubok ang iyong pagdadaanan, go ka lang ng go. Just keep on swimming. Just familiar. Keep on swimming. Oo, yun talaga yung sinabi niya. So, ako doon ako na-inspired yun talaga with the word of the night. Kasi fairness talaga doon, no? Pag sinasabi niya yun, maniniwala ka talaga. Mm-mm. Tsaka may ano pa yun, no? Just kilala keep on ba? Swimming. Oo. Kilala niyo ba yun? Kahit walang on yun. just keep swimming just lang. Keep swimming. Binabasa mo na nga lang yung script. Just keep swimming. May ganun-ganun pa yan. Magandang reminder niya. Just keep swimming. So, whatever it is. Gusto ko lang din ituloy dun sa sinabi mo, Jed, na yung kapag mag-iiba ka nga ng path, baka din kasi one way of saying na sinasabi sa'yo ni Lord na hindi ka para dun sa path na yon. Baka sa ibang direction ka niya dapat dalhin. Na may better way, diba? Minsan kasi ganun siya. True. Mas ganda. Para sa'yo. Anyway, I'll go. Totoo yan. At syempre, connected din dyan yung ano, shout-out natin sa gabi. So ito ang ating shout-out sa gabi. So ating shoutout sa gabi ay hindi na rin nalalayo sa inyong mga puso at isip. Dahil kilala nyo ito. Ito ang sabi niya sa isang episode natin. Winner, clap, clap, clap. Need to catch up. But I started with the pahinga episode and sobrang relevant. Which is also relevant or ano, topic. Ito ang pinakamahalaga niya sinabi. But I think people shouldn't wait for the point when they get bone tired. Periodically, dapat ma-program natin when to unplug, decompress, and chill. More so na that we are in a very unusual situation when sanity breaks are badly needed. Oh, kilala ko yun. Ang sinabi. Wow! English! Yes! Nag-process yung utak ko, nag-stop siya ng beverly light. Dahil galing yan sa nag-iisang Cookie Bartolome. Totoo! Thank you, Miss Cookie! It's always a pleasure. Miss Cookie, kakaiba ka talaga. Oo, to hear words of wisdom from you. So, thank iba, you. Iba, no? Pag nakakabasa ako nung sa kanya talaga, nagdi-dictionary talaga. Totoo. Parang halfway nag-stop yung brain ko. Naalala ko talaga nung una ko sinabi kina Isha at Mike to. Sabi ni Mike, ano yung sabi ng bone tired? Ba't ganun? Di ko alam na natatire ang bone. Natatire ang bone. Sa butong kapaguran. Yun yung ano. Ayan, correct. Bone marrow. Ganun, bone marrow. Hanggang bone marrow.
So, maraming maraming salamat, Miss Cookie, for streaming and sharing your words of wisdom with us. And thank you, Miss Cooks. Ang shout-out nito ay para sa'yo. Diba? So, yes. Shout-out to you. Oh, correct. Alam mo yan. Shout-out, Miss Cookie. At syempre, hindi natin mapayagan na umalis si Limer without saying some words kung ano man ang dapat abangan sa kanya bilang isang celebrity, vlogger, influencer, and motion graphic artist. Motion graphic artist. Go, okay, Limer. Kailangan nyo pong abangan ng His and Her Season 2. Yes. Ayoko muna magsabi ng kahit anong date, pero kailangan nyo lang siyang abangan kasi ang bali-balita ko, talagang mas powerful daw itong Season 2. Nako. Ay, parang umaagresi, Mike. Parang umaagresi. Talagang marami kayong magugulat na lang kayo. May okay, mga ganong eksena. May teaser na tayo sa Twitter. Thanks, Timer. Saka, ayun po, patuloy lang po ang vlog ko. Yeah. This time, talagang vina-vlog ko na. Bumalik kasi ako dun sa vlog ko, bumalik ako dun sa purpose ko, which is, bukod sa pagpapasaya ng tao, ay yung vlog ng memories ko. Correct. Bad and good memories. Ay, kasi kaya ka nga nagvlog eh. Oh, makakalimutin kasi akong tao kung hindi man alam ng listeners natin. Makakalimutin akong tao. So, gusto ko itong vlog na ito ay maging ano siya, memory bank. Correct. Ko siya. Diary, no? Ganon. Same yan. Kasi hindi ako mahilig magsulat. Actually, yun talaga. So, yun. Ganon. Yun yung purpose talaga ni Jen. Yes. Ever since. Galing. Diba? Mm. You can follow me on all my social media accounts. Yes. Katulad na din ng Kumu. Opo, paki-follow tayo dyan para tuloy-tuloy lang ang mga Kumu projects natin dyan. Hello, Sir Wrench! Hello po! Pero yan, you can follow me on, yun nga, sa Facebook, yes, Instagram, Twitter, Laika. Palaika gems naman kayo dyan. Maraming salamat, Laika. Kaka-receive ko pa lang. Thank you. Love you. Uy, palaika ka lang. Limer Velosa po. Yes. At syempre, ililink natin lahat yan sa episode ng description. Yes. Sa description ng episode na to. So, punta lang kayo sa baba and makikita nyo yung mga links and clickable yan. So, you can just go there and click, click, click. So, ilalagay namin lahat yan kasama ang links ng Bang Collective. So, of course, follow us on socials and of course, sa website ng Bang Collective para sa lahat ng podcasts ng Bang. Thank you very much, Limer. Thank you, Limer! Being here. Nako, gusto ko lang din sabihin na maraming salamat. Ang tagal kong hinintay to, ha? Ang tagal ng invitation, ha? Sinabi ko din kay Isha yon kasi nagtanong din siya, okay lang daw ba? Kasi nga ang daming nangyayari talaga sa amin ngayon. Correct. Sabi ko, no, I need break talaga. Totoo. Gusto ko nang may makakausap, makakasigaan. Yes. Maraming salamat for inviting me. Again, you have reached the end of another episode of Siligang Bilis. So, magkita-kita tayo ulit at magkarinig-rinigan tayo ulit next week dito lang sa Siligang. Sa gabi. The podcast. Siligang sa Gabi is an original podcast produced, edited, laid out, and home-cooked by Jed, Isha, and Mike. Don't forget to follow us on Spotify to never miss an episode. Dahil may miss namin kayo.